Alright, so Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi D. Sunga from Megan Jane's Project. Magandang hapon sa lahat ng delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat mag gustong magpa-coach sa atin, online or personal. And if you want to start your business or you want to improve it and you need business consultant, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking happy page, Dr. Gigi D. Sunga. And ngayon, nasa Bulacan tayo. Ha? Sa lahat ng mga taga-Bulacan na mga delivers natin, hopefully meron naman po, no? Magandang gabi po. Hindi kasi naka-shades po ako. So, kasama natin ang mga taga-Aquinas. Hi, Ma'am Melissa. Buong-buo talaga. Ma'am Des, asan ka, Ma'am? Hi, Ma'am Des. Ayan. So, meron kami mga target. May agenda kami ngayon at yung isa, mission accomplished na tayo, Ma'am, no? Yes. May isa pa kaming agenda ngayon, okay? So, habang nagkukwentuhan kami, merong ito si Ma'am Des, may naitanong sa akin. Pag-usapan natin ngayon. So, anong tanong mo, Ma'am? Anong oras gumigising ang ano mga... Ano ba talaga yung oras na gumigising yung mga successful na tao? Yun. So, ano ba oras nagigising yung mga mayaman? At sila yung mayaman, di ba? At anong oras ba nagigising mga mahirap at patuloy sila naghihirap? Dok naman, ang salita mo naman. Hindi naman. So, sabi ko nga, when I say poor, meron lang tayong category. Ganun lang yon, okay? So, anong oras ba talaga gumigising? At yun na rin tanong ni Ma'am Lisa, eh. Ano na rin yung oras nagigising? Ganito, napag-usapan namin pati ang uri ng pagising ng tao. Like, yung mga magsasaka, nagigising yan, mga 4:30, ano, Ma'am? Bago pa tumilaok, lahat ng tumilaok, eh, pagtingin mo, nasa bukid na, eh, nakadalawang, ano, pilapil ba yung tawag doon, ng pag-aararo. So, maaga silang nagigising, di ba? Pero pag tinin naman natin, they have the same life. Parang dito ako dumadaan, Ma'am. Di ba, familiar ako dyan. Dyan ako dumadaan. So, pero pag tinignan mo sila, they have the same life. Di ba? Pero nagigising ng 4:30, di ba? So, meron naman mga nagigising na tanghali, pero successful naman, di ba, Ma'am? May mga misan. Or meron naman bumisi ng maaga, successful. So, ano ba talaga oras ng pagising ng tao para ka maging successful? Ang ganda ng tanong ni Ma'am. Okay? So, sagutin natin ganito. Sa akin, okay, kasi based natin to sa experience natin na 3 years ago when I started doing different things in my life na magsimulang mabagong buhay natin, nagigising po talaga ako ng 4 or 4:30, okay? At take note ha, hindi ka nang basta nagigising. Yung kasi Ma'am, yung next question, Ma'am Des, yeah. Pag-gising, anong gagawin mo ngayon? Kasi maraming gumigising maaga, matagal ako tulala, no, Ma'am? Yung nagkakapin na matagal sa terrace. Di ba? So, ang next question kasi, anong ginagawa pag-gising, okay? Kaya, di ba tinanong natin mga magsasaka, maaga sila nagugising eh, but they are doing the same thing, okay? So, eto na, pag nagigising ka na maaga, kasasabayan mo ng doing something or meron kang new project na ginagawa. Okay? So, let me concretize. Kagaya na sinabi ko kanina, I started waking up at 4:30. Naganap po yan nung nag-start ako mag-vlog at mag-vlog. Bago po kasi ako maging vlogger, eto man baka hindi nyo pa po alam kasaysayan ko. Bago ako naging vlogger, yung ito po, nagba-vlog muna ako, yung BLOG, nagsusulat po muna ako. Doon ako nagsimula, Ma'am Des. Yeah. Nagsulat ako ng mga vlog, tapos nilagay ko sa website ko na wala namang nagbabasa. doon ako nagsimula. So, nagsusulat ako ng mga content, ganun-ganun, for 4:30. And I started writing my book nung panahon na yon. So, for 5 weeks, Ma'am, natapos ko yung book. Kasi nagigising ako ng 4:30. Mm-hmm. So, ang pagising natin, sa lahat ng mga gusto maging successful, maging yumaman, meron kang project, okay? So, alam mo na dapat sa gabi pa lang, okay, gigising ako ng 1 hour earlier than my usual time. Pero anong gagawin mo? Yun. Doon tayo nagkakatalo. Doon sa anong gagawin mo at gagawin mo ba? So, for example, isa kang ordinaryong empleyado kasi mas marami tayong mga nanonood na empleyado. Nagising ka 6. Normally, 6 o'clock. Ikaw ba, Ma'am Des, anong normal na gising mo? Usually, ako 3 o'clock eh. Ay, Ma'am naman, hindi tulog, Ma'am, ha? 3 o'clock ka talaga? Oo, kasi grabe mas nakaka-work na. Because you're working mga cases. Sa legal po kasi si Ma'am eh, mga... So, Ma'am, ikaw po, anong oras po ang gising? Anong oras ba ang gising? Oh, mga alas dos naman yan. Kakatakot na lang yung gising nyo. Ma'am, natutulog ka po ba? Oo, natutulog naman ako.
Nagigising ka ba, ma'am? O, hindi ka nagigising? Diretso ka na. Ano oras ka, ma'am? Yung nga, usually 4:35, di ba? Okay. Basta, ma'am, meron akong ginagawa din. Ako, ma'am, kasi mula nung nag-resign, 7:30 na lang. Kanina, 7:30 ako nagigising. Okay lang, ma'am. Gusto ko rin yan. Late na ako nagigising. Kasi ngayon, kasi tumatanda na si Doc. Pero ibig sabihin po, aga naman pa na nagigising ni Ma'am Des para... Joke ba yan, ma'am? Hindi kasi ma'am yun malakas sa wifi. Pero ano, ka natutulog? Ano yan, ma'am? 10 o'clock, ganyan. Ah, okay. Okay 11. Naman pala. Kasi, depende. Yeah. Ma'am, ikaw, ano, ka natutulog? Eh, mga ganun, mga ano, 11 siguro. Okay. 11, so. Minsan kasi, mga 1:30 na ako natutulog. Kasi nag-meeting tayo alas 4. Ay, dalawa. Nag-message. Oo, kasi talaga nagme-message kami yan. Ma'am, huwag na po kung damay pa kayusap. Hintayin na lang po ako sa school. By the way, kasi ako po ay school consultant nila, ma'am. Kaya kasama ko po sila. Kaya nandito ako sa Bulacan ng 2 times a week. Okay? Sa mga naguguluhan. Okay? So, huwag na kayong maguluhan. Ganito lang, malikot si Doc. Dito na tayo sa Bulacan. Okay? Alright, so, yung sagot kanina. So, una, magising tayo ng mas maaga. Kung gusto mo simulan ng pagbabago sa buhay mo, sabi ko nga, ngayon lang kaka- upload ng aking vlog, How to Have a Remarkable Life This 2020. Ang sinabi ko doon, flash change. Okay, so dapat bigla ang pagbabago mo at ngayon na yon. So sisimulan natin sa oras ng pagising, alright? So kung make 1 hour earlier siguro than your usual time. For example, sabi ko nga, empleyado ka, normally nagigising tayo ng 6 a.m., di ba? Or 5 a.m. So gawin mong 4, okay? Or gawin, kung 6 naman, gawin mong 5, okay? 1 hour earlier, okay? That's the first thing. And second, dapat sagutin mo rin yung tanong na anong gagawin mo. So kung ikaw ay empleyado, anong bagong project yung pwede mong gawin? Dapat may project tayo. So it's either kung gusto mo rin maging content writer, so magsusulat ka na. Or kung gusto mo magkaroon ng online business na usong-uso ngayon, so diyan ka mag-post siguro o mag- design ng photo mo o mag-isip ka na ika-caption mo. But sa anything na meron ka kasing project na gustong i-launch, so yung 1 hour earlier na yan, diyan mo ilalaan. So gusto mong magkaroon ng o gusto mong magkaroon din ng vlog, so magsulat ka na ng content, maging ay ng YouTube channel, magsulat ka ng content, mag online selling, so pwede rin yan, maggawa ka na ng ano, magsulat ka ng mga prospect clients mo. Or kung gusto mo magkaroon ng maliit na negosyo, kahit kapihan ba yan, gutuhan ba yan. So, sa yung morning na yon, doon ka magsulat ng bibilin mo, sino yung kakausapin mo. So, ibig sabihin po, yung 1 hour, marami ka na magagawa. Yun yung tinatawag natin, yung tanong ni Ma'am Des na, ay yung mga nagiging successful. Okay? And eto naman ang good news. Good news naman para sa ating lahat. Ang, kasi ganito ah, sa lahat ng delivers natin, pag meron kang bagong project na gustong i-launch, normally, ang pagbubuhos ng attention mo dyan, Ma'am Des, Ma'am Lisa, mga ano po yan, 3 to 6 months. Kaya si Ma'am Lisa, mag-start na yung YouTube channel. Yay! Palakpakan! Tapos si Ma'am Des, next month, yan naman, no? Pag-launch. So, pag may mga project tayong ganyan, ang focus niyan 3 to 6 months. Para kami, ma'am, meron kami bago ngayon na t-shirt printing eh. Sinama ko na sa overrun namin. So, tapos, gusto namin magkaroon kami ng car wash. So, sabi ko doon sa mga nagmamanage, after 6 months na, yusin muna natin yung t-shirt printing business natin. Tapos, after 6 months, dun tayo magkaroon ng car wash. So, ibig sabihin po, yun kasi yung tingin ko na duration para maging maka-take off at maging maayos ang negosyo mo, 6 months, okay? So, after naman ng ma-establish mo na yung project na ginagawa mo niyan na yan, tapos gaganap po tayo, no? Ayan yes. Na lang po yung dinadaanan ko. Yes. So, okay. Tapos, ayan yung sinasabi ko po, parang bukid-bukid, maraming gulay. Oo, yan. Yeah. Okay. Alright, anyway. So, pagkatapos naman yan, pwede ka na mag-adjust ng oras. So, pwede ka nang hindi na 1 hour earlier, pwede na 30 minutes earlier. So, parang nangyari kay Doc D, nung medyo matagal-tagal na tayo, so, yun na. So, nagising na tayo ng medyo late. Lalo ngayon, hindi na tayo pumapasok. Mula doon sa pagising ng 4 o'clock, alam nyo, anong oras ako nagising kanina? Yun nga po, 7:30, patawad po. Okay lang naman. Hindi naman ganyan. Kasi nga, na-establish mo na yung project mo. Yes. Nagtagumpay ka na. That's the beauty of it. Kaya ma'am, sabi ko, may vlog ako na, if you want to change your life, 3 years you work hard. 3 years you, talagang total change of life yon. And total change of finances. Work so very hard ng 3 years. And yes. After the 3 years, pwede ka nang slow down. Yes. Chill-chill ka na lang. Yes. Diba? Pa-vlog-vlog ka na. Right now? Medyo na-enjoy na natin siya kasi nga, na-establish ko na yung
semi-passive income ni Doc G. So meron tayong mga pinaghirapan na pinut up at small business na 3 years ago. So ngayon, medyo nakaka-receive na lang tayo ng mga salapid. Ng konti na lang ang effort, 'di ba? So ganun, tapos ngayon, pero ma-enjoy mo na 'yung buhay. Makakapagkape ka na matagal sa terrace nyo, 'di ba? Mapagkwentuhan ka sa nanay mo, mga kapatid mo, hindi ka nagmamadali, gigising ka ng gusto. Tapos naapag-walking pa ako kanina, 'di ba? Sa mga kapitbahay na hi-hi ko pa sila. So ngayon nakita ko na mga kapitbahay ko. Sila pala 'yun. Na-relax na ako. Sila pala 'yung mga kapitbahay mo, 'di ba? Kasi umalis tayo dati, madilim-dilim pa, di ba? So, something like that, okay? So, tapos nun, ano ka na? Yun na. Tapos kung meron ka gustong i-launch na bagong project, kasi nagtagumpay ka na sa isa, ulit ka uli ng process. Ganun talaga ang buhay, okay? So, kasi we have to maintain our success eh. Hindi porque tagumpay ka na ngayon, mamaya manatili ka na relax, mamaya pag-isip mo, hindi ka na successful. Di ba? Kailangan mo na i-maintain yan. Kailangan mo expand. Kailangan mo siyang mag-launch ng bagong bagay, okay? And you wake up again ng earlier, alright? Okay, so, yan po. Nasagot ko ba, Ma'am Des, ang tanong kanina? Yes. Ma'am, nasagot ba natin? Yeah, okay. Yeah. So, gumising kayo na maaga. sa mga magtatagumpay, gusto mong magsimula muna ng tagumpay sa buhay, susi, gumising na maaga at magkaroon ng project. Hindi basta nagising, okay? May ginagawa ka, okay? Alright, Doc, paano ba gagawin lahat ng yan? So, kung gusto mong magsimula ng buhay mo, I can help you, I can be your coach. Okay, message ka lang sa akin. Alright? Okay, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at tumula dating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Let's go tayo. 1, 2, 3. Let's go. 1, 2, 3. Let's go. 1, 2, 3. Let's go.